guys, welcome back to my channel. This is Claire. So for today, another video na naman po ang ating gagawin. Yes. Lulubos-lubosin ko na yung pagbablog natin kasi malay mo, medyo konti na lang yung vlog na magawa ko. If ever na nahirapan ako sa pagbubuntis, oh my god, wag naman po sana. Pagbubuntis sa panganganak, I mean, sa panganganak. So, ayun nga po. So, another video naman pong gagawin natin. At ang video natin gagawin is mga pamahiin para sa buntis. So, ayun. Dahil nga po, buntis ako. Puro buntis yung ating pag-uusapan. Napanood nyo na po ba yung vlog natin? Yung prank ko sa aking jusawa. Medyo naging epic siya kasi hinawala po yung ating video. Nalobat yung ating pang-record. So, napakamalas ng day na yon. But sa susunod po na prank natin, kapag may kasunod, yes. Siyempre, magkakaroon po yun ng kasunod kapag po lagi kayo nakasubscribe sa akin. And always like yung video. And comment your suggestion na prank natin para sa aking jusawa. So, ayun na nga po. Huwag na lang po pansinin niyo pa may pay ko kasi binabanas po talaga ako. Intindihin niyo na lang po, siyempre, buntis is mabanasin. At yun na nga po, punta tayo sa topic natin. Mga pamahiin para sa buntis. Yung iba po dito is hindi ako naniniwala. At yung iba naman is naniniwala ako. Pero bago po natin simulan tong video na to, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, is mag-subscribe ka na sis. Yes, yeah, subscribe. Mag-subscribe ka na. Click the subscribe button and the notification bell for more video na ipopost ko pa po in the future or mga upcoming videos ko na gagawin pa. And then like this video and comment your suggestion and advice for everything and for more. So, ayun na nga po. Dumako na tayo sa ating gagawin. So, mga bibigyan lang po ako ng mga some pininiwalaan nilang nila at yung iba na pininiwalaan ko din ng mga pamahiin. So, let's go. Let's start. Ito po ang video na to is bago po tayo magsimula. Is ito po is galing lang po sa aking sariling pananaw, sariling paniniwala. Yes. At yung iba naman po is mga nakuha ko talaga sa lolo at lola ko. At yung iba naman ay sinasabi ng mga kapitbahay namin sa akin. Lalo na yung mga malapit sa akin. So, nag-share sila ng mga pamahiin. Para nga naman po hindi ako mahirapan. Okay na yung keme. So, let's start. So, number one, guys. Number one. So, ayun. Wala daw, kapag daw pupunta ka sa isang bahay ng buntis. Yes. Halimbawa, bisita ka. Pupunta ka sa bahay, dapat dediretso ka kaagad sa loob. So guys, wala na daw patigil-tigil, patumpik-tumpik pa. Pumasok ka na agad sa bahay niya kasi lalo na't buntis yung nasa loob ng bahay. Dapat dumiretso ka daw pagpasok sa bahay niyon. Kasi sabi po nila is mahihirapan daw po manganak ang buntis na 'yon kapag tumigil ka pa sa may pinto. Yes, sa may pinto. At kung ano pa pinagagagawa mo, dumiretso ka na daw po agad sa loob. Yun ang sabi nila sa akin. And pinaniniwalaan ko naman po siya. Kasi baka nga po totoo, ay naku baka. So, yung mga tao po na parang harang sa pinto namin, pinapapasok ko agad. Or yung iba, pinapaalis ko kasi hindi naman sila papasok. Tumatambay lang sa labas. Yung ganyan. So, pinapaalis ko na lang. Number two, guys. Number two. So, next. Number two. Wag ka, ang buntis daw po pala dapat kapag ikaw ay lumalabas is nakalugay. Nakalugay daw, nakaganyan o, lugay o.
hindi ka guys nakaipit na parang yung messy bun or yung nakataas. Oh my god, ayoko taas ang kilikili ko. Makikita niya. Makikita niya ang dag-in. So, ayun. Dapat daw nakalugay. Bakit daw? Kasi hindi ko alam, pero paniwalaan na rin natin. Ano? Kasi sabi rin sa akin ng kapitbahay namin niya. Siyempre, sabi daw, dapat daw nakalugay ka kapag nasa labas ka ng bahay, palakad-lakad, kineme. Kasi may mga tao daw, or may mga elemento. Oh my god. May elemento daw na nakakaamoy sa'yo, dapat daw, basta yung hindi ka masyado niyang maaamoy or something na ewan pag ikaw nakalugay. So, kasi daw pag nakaipit, para dong ang bango-bango mo sa pang-amoy ng aswang. Ganun, mga ganun. Pag daw nakalugay. So, lagi nakalugay guys kapag lalabas, kung buntis ka. Pero kung naniniwala ka man, oh hindi, wala akong pake. Pero yun lang din naman yung sinabi sa akin. And ang ginagawa ko naman siya kasi type din siya ng pag-iingat ko. Kasi syempre, buntis, syempre, kailangan natin alagaan si baby. So, next is, huwag ka daw maglalakad ng gabi, gagala-gala, yung paggala-gala sa labas ng bahay pag gabi. Kasi guys, you know, speaking of aswang na naman, maaamoy ka daw. So, pag naamoyan ka daw, napangamoyan ka, yun ang sasabi sa akin ni mama, huwag ka daw lalabas ng gabi, ganun. Mapapangamoyan ka. Tapos, yung pag daw na, malalaman mo, pag napangamoyan ka, yung parang mawala si baby, duduguin, ganun daw. Ganun mangyayari. Kapag napangamoyan ka, ng creepy creatures. Yes, mga nakakatakot yung mga nangyayari sa mga nilalang na kakaiba. Yes, of course. And then, maliban po sa, ano ba yan? Maliban po sa mapapangamuyan ka kapag gabi naglalakad ka sa labas, is masirino. Bawal daw po yun kay mommy kasi maapektuhan si baby. Yes. Yan po, struggle po yan para sa akin kasi minsan po yung mga friendship ko is dumadalaw sa amin at hindi kayo makagala kasi minsan gabi na sila nakakapunta dito. Hindi sila makagala, hindi kami makagala ng maayos. So dapat may sombrero ka. Yun. Dapat na may sombrero ka, makeup ka, may ganun, makeup, yun. Para makalabas ka ng bahay na hindi ka masirinuhan. Pero bawal pa rin daw magagala yung mga buntis kapag gabi. Yes, next is, ang buntis daw is hindi daw dapat kumakain ng bahaw. Totoo naman po yun, kasi po, ang bahaw po is masyado na po siyang maano sa sugar, yung matamis. So, ako din po, pinagbabawalan ako kumain ng bahaw kasi dapat daw mga bago lagi yung sinaing na kanin na kakainin mo. And then, konti lang, kasi yun na nga rin ang naging dahilan ko po, kaya tumaas yung aking sugar at lumalaki si baby sa chan. Yes, yun. Yun yung dahilan nyo kung bakit bawal daw kumain ng bahaw ang buntis. So, next, bawal pumunta ang buntis sa patay or sa lamay. Yes, kapag may naglalamay sa inyong kapitbahay or anything, sa so medyo malapit-lapit sa inyo, or may mga special someone kayo na mga namatay daw, bawal daw po kayong pumunta. Especially kung kamag-anak mo or taga dito talaga sa, halimbawa, yung namatay is kapatid mo. Kapatid mo, nakatawa dun. Natatawa lang ako. Ano ba, kapatid mo yung namatay? Or stepfather mo? Tapos dun din naman siya nakatira sa bahay na ito. Nandito no? So, ayun. Okay lang. Pero pag yung pupunta ka saan, makikilibin ka, makikilamay ka. Sa mga friends, ganon, kineme. Bawal daw po. Sabi, kasi baka doon lumabas si baby na... Yes. So
So nakakatakot din yung mga ganong ano. Kaya pati ako oo na lang, sige bawal. So hindi na ako pupunta. So ayun, naiwasan na lang natin yung mga ganyang kineme-keme kasi nakakatakot din talaga. So next is suklay. Yes. Yun sa suklay naman po. Siyempre, pwede ka na magsuklay. Hindi po kakasuklay ko nga lang. Kakaligo ko lang eh. Fresh. So, wow. Ayan. Ang sasuklay naman po, kapag magkakamot daw ang buntis, dapat daw suklay ang ginagamit. Para hindi ka magkaroon ng... Para yung scratches niya. Yung mga kamot. Yung ang pangit kasi sa balat ng mga kamot. Yes. Dapat daw, para hindi ka magkaroon ng ganun, gamitin mo sa pag... nangangating mga chan mo is suklay. Yes, suklay daw. Yeah. Then, additional ko lang sa suklay, sabi po nila, okay lang daw ipangat-ngat sa bata yung suklay. Sa babe, sa bata, yung naglalaro na ba? Kasi daw maganda daw sa ngipin. Ewan. Pero doon ko niwala kasi mamaya yung kakasuklay lang, puro balakubak, tas sinubo ng ano, di ba? So, yuck. So, ayun. So, next is, meron po daw na binebenta ang mga badyaw. Badyaw, tama ba? Badyaw? Yung mga nasa tabi, na mga binebenta sa tabi. Pangontra daw po sa aswang yon. So, meron po akong gamit, kulay red po. So, ayan, kita niyo naman po yan. So, nilalagay daw po yan sa buntis para daw po pangontra kapag, halimbawa, meron kang may liblib na lugar kang pinuntahan or may mga haka-haka na may tao daw doon kakaiba. So, may pangontra ka. Hindi ka malalapitan. So, ayun. Kailangan suot mo daw lagi yon. Actually, ako lagi ko pong gamit yon kasi hindi ko po tinatanggal sa damit ko yon. Kapag siguro papalit ako ng damit, hindi, lalipat ko naman sa isa kong damit. Yun. And then, yun. So, bawal daw po yung mabasa. Awan. Ko alam, pero hindi ko rin binabasa. Pero siguro nababasa na siya gawa ng pawis ko. At next nga po pala, the last one, bawal daw kumain ng talong ang buntis. Bakit? So, bawal daw kumain ng talong. Sabi po ng matatanda, magkakaroon daw po ng sakit ang baby na nangingitim. Nagbabayolet katulad daw po ng talong. Yung ganun. Yun lang. Naniniwala po ba kayo? Comment kayo sa baba kung naniniwala kayo. And yun na lang guys. Kung naniniwala po kayo, palike naman po nito. At kung hindi kayo naniniwala, palike na rin. And comment your suggestion and advice for everything. And for more videos na gusto niyo pa pong gawin ko. And then please click the subscribe button and the notification bell for more videos. So, kung bago ka pa lang sa video at sa channel ko, please subscribe. And thank you so much sa mga nanood and thank you so much po sa mga nag-subscribe. Yes, you. So, ayun na lang po guys. Thank you so much sa mga nanood again and again.